Hey guys! Welcome sa aking YouTube channel. Today, tuturuan ko kayo ngayon paano gumawa ng model mock-up para sa mga flooring lines. We're going to turn this image into this image na pwede nyong i-edit. Tara! Samahan nyo ako. Alright guys, so first things first, this video is para sa mga aspiring business owners out there na nagsisimula pa lang ng flooring line nila tapos wala pa silang budget para sa sarili nilang model. Basically, this is can be a really, really useful method para sa mga nagsisimula pa lang kasi this method is what we call the mock-up model. So basically, ginagamit ito kapag nagde-design ka ng shirts. Now, what I like about this method is realistic siya. Basically, dito mo makikita yung almost exact outcome ng t-shirt mo kapag suot-suot na ng customer mo. Now, I tend to use vector image before gaya ng nakikita nyo sa screen ko ngayon. However, hindi ko nakukuha yung result na gusto ko kapag na-produce na. So, I had to change method. And I believe this method is worth to share para sa inyo guys so that you guys can improve your business as well. So, balik tayo. In Photoshop, kailangan meron na kayong base image. Yung base image na gagamitin nyo is basically yung image na pwede nyo makuha sa Google. Yan. So, you have to make sure na yung image na gagamitin nyo is nakaharap. Alright? So that nakikita yung buong harap ng shirt. Now, pwede kayong kumuha dito sa Google. So, there are millions or hundreds of free image dito sa Google. Now, pwede naman dito kahit ano yung gamitin mo if you're going to use it for private use. However, kapag ipopost nyo na siya sa business nyo or gagamitin nyo siya as a model talaga na ipopost nyo sa business, you have to ask permission para sa owner ng image. Or in case na merong copyright, kailangan magpaalam mo na kayo sa kumuhang image. Now, on our case, ito yung gagamitin natin na image, right? Now, best practice is that tatakpan nyo na lang yung mukha kong sakali. Kasi sometimes ganun yung ginagawa ko. Now, probably this is the fastest tutorial that I'm going to give to you guys kasi sobrang dali lang ito. You just have to pay attention sa mga gagawin ko para makasunod kayo and then you'll achieve the same results in no time. So, first, kapag may base image na kayo, ang kailangan nyo lang gawin is pumunta kayo ng layer. Click nyo yung layer. Yan. And then, new adjustment layer and then click hue and saturations. It will add a new layer sa Photoshop nyo, which is here. Make sure naka-click yan. Yan. And then, go to quick selection tool and I want you guys to highlight everything in the image except yung t-shirt itself. Yan. So, kung makikita nyo, hin-highlight ko lahat except yung sa t-shirt. Now, quick tip. You have to be sensitive when it comes to highlighting things kasi minsan nagiging rough yung edges nila. So, kailangan i-make sure nyo na nakahighlight ng pantay yung image. Yan. Yan. So, baba natin ng konti. So, kung makita nyo, ayan, see? Hindi siya pantay. So, may mga edges siya. So, kailangan as much as possible, smooth lang yung edges ng t-shirt. Para hindi siya magmukhang edited or pixelated kapag nakita na ginawa na natin yung final outcome mamaya. And at the same time, kung makikita nyo, merong space dun sa dulo sa may ilalim ng hiligilim image. Yan. So, basically guys, kailangan natin siyang i-edit as well. Why? Kasi kapag hindi natin sinama tong white na to, mamaya kapag pinalitan natin ng kulay yung shirt sa sama, which is magiging pangit sa image. So, mind your brush size na lang para magkasya din sa look. And then, there. Make sure na naka-highlight yung buong section. There. So, once you've done that, yan, kita nyo naman, naka-highlight na lahat. Yan. Click nyo lang yung G, press G, and then mapupunta kayo sa bucket tool. Kapag napunta kayo sa bucket tool, make sure ang kulay ng bucket is kulay black. Then, make sure naka-selected yung layer na to, and then just click the background, and boom. Magkakaroon siya ng black background, and then dapat yung tutorial niya when it comes to the saturation layer.
Once you've done that, balik ka lang sa quick selection tool, right click, deselect, and basically that's it. You already have an image na pwede mong palit-palitan ng kulay. Click nyo lang to. Click nyo lang yung color bar na yan, and then make sure naka-custom and then master. And then that's it. That's how you edit things out. So kung makikita nyo, napapalitan natin ng kulay yung image without sacrificing the quality of the image as well. So hindi siya pag ginamit nyo kasi yung bucket tool, guys, and then sabihin na natin na ang gusto natin kulay ng shirt is yellow, kung i-hide natin tong saturation na yan, and then dito natin lalagay, see? So sobrang hirap gawin, right? Hindi siya equally magkukulay dun sa image, and napakahirap niya rin i-edit natin. So, ang gagawin lang natin is use this method using saturations, and then pwede na natin i-edit yung mismong t-shirt along the way. Now, basically, this is what I do sa aking designs. When I'm creating something, tapos pakiramdam ko, hindi ako sigurado sa kalalabasan, I always use this method. So, kapag na gawa nyo na to, na pwede na kuha nyo na yung control or natintra-tintra nyo yung shirt, pwede na kayong mag-add ng image. So, punta ka lang sa pictures nyo or whatever it is, and then add ka lang ng mga nakalagay sa t-shirt mo. So, for example, eto akin, meron akong sleeve label. So, yung sleeve label, idadrag ko lang yan. And then, I make sure. Yan. So, the good thing about this method is that nakikita mo yung side or yung detail ng shirt, meaning nakukuha mo yung exact size na gusto mo para sa damit. So, yung akin, binibase ko siya sa sewing line. Yan, kung makikita nyo yan. So, dyan nakatahi yung aking sleeve label. So, basically, ganyan yung itsura niya kapag sinuot siya ng customer, which is very, very good para sa akin. And, meron akong bottom label. Yan. So, basically, i-edit mo lang yung mismong design ng shirts mo. Yan. Basically, meron na akong base ng shirts ko already. So, if gusto kong lagyan ng design, lalagyan ko lang siya ng design. Lalagyan ko dito. And then, here. So, basically, ito yung first design ng recent collection ko, which is yung arcade collection. So, napaka-simple lang ng design niya. Yan. So, okay. So, pag gusto kong palitan ng kulay, talakuli ako sa saturation. And then, kapalit-palitan ko lang. There. So, basically, that is it, guys, kung paano magpalit ng kulay ng damit when it comes to your mock-up models and how you guys can create mock-up models in an easy way. So, marami kayo pwedeng gawin dyan. Pwede nyo i-customize yan. So, basically, here, pwede nyo gawing yan. See? It's up to you, guys, kung ano yung gusto nyo design. As long as makikita nyo yung magiging resulta ng t-shirts nyo or ng products nyo kapag sold-sold na siya ng customers. This is also a best way for you to plan kung ano yung magiging next product or designs nyo, kasi of course, merong customer na may suot ng damit. So basically, makikita nyo kung ano yung magiging itsura ng tao na yun kapag suot-sold ng product. You will have the advantage kasi you will have the capability of knowing kung ano ba yung opportunities ng products na pwede nyo i-improve. So, with this being said, I hope this video was helpful, guys. If it was, please don't forget to hit that subscribe button. Huwag na huwag nyo kakalimutan na i-like and share yung video na to sa mga kapwa natin, business owners na nagsisimula pa lang, to help them and matulungan natin sila na gumawa ng ganitong klaseng mock-up for their business. So again, this is Allen. Maraming salamat sa panonood ng video ko. Hanggang sa muli. I'll see you guys on my next YouTube video. Bye-bye!